Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Marami ba akong kailanong pesta ni St. Therese? Kailanong pesta ni St. Therese? Sino may alam sa inyo? Meron ba may alam sa inyo? Kailan? Kahapon. Sa tuwing October 1. So, huwag mong kalimutan. Wednesday of October, the Feast of St. Therese. St. Therese of the Child Jesus. Isa siya sa mga women doctors of the church. There are only 3 women doctors of the church. Tatlo lamang yung iatawag natin yung doktor ng simbahan. Hindi ako nakakamali, there are all 38. The rest are men. So, bahagi na kung saan ay nais natin matuto kay Santa Teresita ng Bata na sa Jesus. Sila yung inulit ng mga doktor ng simbahan sapagkat they have something to teach for us. Pero ngayong araw na ito, ang ipinag-iriwang natin tuwing October 2, kasunod ng piyesta ni Santa Teresita ng Bata na sa Jesus, ay ang pamistahan ng Guardian Angels, ang Heaven to the Family. So sa bahagi na ito, kasama ng ating mga panalangin, itulog natin sa araban ng pagkakapal, at pamisigan natin ang ating mga kasalanan kung tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubaw at kasala sa isip, sa ita, sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya sinasama ko sa mga kapatid at pamilya sa lahat ng mga ngayon ng mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y pinanan sa Panginoon ng ating Diyos. Kawal tayo ng mga pangyarihan Diyos, matawagan tayo sa aming mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Panginoon, kawal mo. Panginoon, kawal mo. Kristo, kawal mo. Kristo, kawal mo. Panginoon, kawal mo. Panginoon, kawal mo. Diyos ay bitag kami, Ama naming makapangyarihan. Sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapag na isubo ang mga anghel upang kami tanungan. At kaloob mo kami kanilang laging ipagsantala. At maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Mga pinuno, mga saserdote, mga
Hindi namin sinunod ang mga tuntunin binigay niya sa amin. Mula na ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Egypto, patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya. Hanggang ngayon, naging suwail kami. Kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, na ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Egypto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon namin Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang mga masasamang higit at panay kasamaan ng aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lubang pangako, hayod iyong masdan. Winasang ang lusod, ang banal mong templo ay nilakastan. Ang mga katawan ng mga likod mo'y ginawang pagkain niyong mga limon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalangan. Dahil sa ngalan mo, dugo ng bayan mo'y ibinugo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang nagbibig. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan niyang pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa kayong nakita. Dahil sa lalan mo po'on, iligtas mo pa ngayon. Iyang iyong galit sa amin, o po'on, hanggang kailan na ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalang mo sa aming tubuho? Dahil sa kalala mo, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming mga magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y kumahan. Dahil sa kalala mo, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kami nagkasanay pagkawari natin. At ang pagpupuri sa iyo ng matay hindi magbibig. Dahil sa ngalan mo po, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang mga. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Noong panahon yung sinabi ni Jesus, kawawa ka Korazin. Kawawa ka Bethsaida. Sabagat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kapagalagang ginawa rito sa inyo, di sinisana ang malakon na sila. Nagdarami ng sakot at naupog sa abo upang ipakilala sila'y nagsisisi. Sa araw ng pag-uupo, bigil na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga tagasiro at tagasidon. At ikaw, ibig mo mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa hadis. Ang nakikita
inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsubo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ginuguri ka namin, Panginoon Jesucristo. Tulad mo na ipinahayag natin sa araw na ito, ay pinagdiriwang natin ang mga anghel na tagatanong at kaapot ang nabisahan ng pangalan na ginamit ng inyong eskwela ni Santa Teresita ng Batang si Jesus. So, bahagi mo na kung saan ay sabi mo ay matuto tayo kay Santa Teresita ng Batang si Jesus. Siya po ay, well, hindi naman siya tinawag ng doktor ng simbahan. Sabagat, tutusin nga po ang tawag na sa kanya ay missionary doctor of the church. Yung mga itinuturi ng mga doktor ng simbahan, kaya po siya tinawag ng doctor of the church, ito rin po yung mga sabi. Katulad ng halimbawa nino, St. Augustine, St. Thomas Aquinas, St. Gregory the Great. Ito yung may mga bahagi ng pagkilos ng simbahan na nakita na napakahalaga. Katulad mo rin bawa ng St. Gregory the Great, yung ating kalendaryo, yung ating civil calendar, yan po yung base sa kalendaryo ni St. Gregory the Great, kung tawagin ay the Gregorian calendar. Yung civil calendar natin ngayon ay base sa Gregorian calendar. 12 months. Noong una ko kasi, 9 months lamang. Pagpapadol yun. 9 months. Mas maraming araw. Kaysa ngayon, 12 months, 29 to 31 days. O 28, pag dumating yung leap year na every 4 years of February. Yun po ay base kay St. Gregory the Great. So, ibig sabihin, may mga yung mahalaga ng pag-ilos na kung saan nakita po natin. Si Santa Teresita ng Batang si Jesus ay isa siyang madre. Hindi lang pala siya madre kasi siya ay Carmelite order. Siya ay isang monha. Anong pagkakaiba ng monha at saka madre? Well, yung madre in general, kailan may tinatawag tayo contemplative, semi-active, at saka yung missionary. So, same kapag sinabi natin, MoMA, contemplative yun. Hindi lumalabas ng kumbento. Dito sa Laguna, meron lang tayong dalawang MoMA na kumbento. Maaaring ang pupuntahan ninyo. Yung isa, dito sa Kabuya, yung tinatawag natin poor prayer. Yung isa, sa San Pablo, yung tinatawag natin mismong Carmelite order. Of which, St. Teresa of the Child Jesus belongs. Carmelite. Meron nito yung inyong dami. Brown. Makita ninyo yung Carmelite order, yung Our Lady of Carmelite, ay makita natin brown. Pero kung may kita yung brown scapula,
sinisimula yung pagbalay ko because of silent staff doon sa tinatawag namin na ipinakita ng mga Abela ng Maria. May silent staff. Nasa ko ay isuot ninyo ang brown iskapula. So, pero si Santa Teresita ng Padre sa Jesus ay isang padre. At dinilala niya ang kanyang sarili na sa kanyang inisip na siya maglingkod sa Diyos. Pero isa kong makikita ko namin kay Santa Teresita ng Padre sa Jesus ay siya itinilala ng simbahan ni Pope John Paul II bilang doctor of the church at ang kanyang title ay missionary doctor of the church. Ipag sinabi mong missionary ay hindi nagpupunta sa iba't ibang lugar. Hindi nagmimisyon. Paano magagawa ng Santa Teresita ng Bata ng si Jesus? Samantala na siya isang mama, bakit tinawag siyang missionary doctor of the church? Kasi gawa ko ng kalooban. Itinuturo niya sa atin ano, hindi mo kinakailangan na maging missionary na ito ay lumalabas sa Pilipinas. Kahit na siya nakakulong sa kanyang kumbento, ay pwede siya mag-misyon. Magpadalain para sa mga misyon. Ano ba kayo yung pag-misyon? Para ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya nga po sa ibang meron natin ngayon sa araw na ito, pinagalita ni Jesus ang mga taga-Brazil at taga-Mexaya. Ano sabi ni Jesus? Kawawa pa Brazil, kawawa pa Mexaya. Ito po kasi ay mga bayan, pangalan ng bayan ng Israel. Bakit? Sabagat hindi sila nanampalataya kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Kung yung panahon na hinilagi sa inyo sa pangangaral ay inaipalagaan at naibigay sa mga tagatiro at tagasinod, ay ano? Ay magagala sila na nagsisi. Pero yun, no? Pinahalagaan ni Santa Teresita ng Bata sa Jesus ang misyon na ipalagaan sabi nga ay nakita ko ang pagkakas niyo. So, pagpahagyo, bakit naman tinawag ng simbahan si Santa Teresita ng batang si Jesus na missionary doctor? Kasi makita na yung mission, yung pagiging missionary ay pwede rin yung manawa na hindi kayo lumalabas ng bansa, na hindi kayo lumalabas ng inyong lugar, kahit na sa inyong eskwela o kahit na sa inyong bayan, sa pagkakaroon ng pamaraan, sa pamagitan ng pangalanan, pag-aalay. Hinasabi ko ni Santa Teresita ng Bata ng Jesus, Panginoon, hinihalay ko ang pangalanan na ito. Inihari ko ang sakripisyo nito. Marami ko ang sakripisyo na ginagawa si Santa Teresita ng Batang sa Jesus. Patulad mo yung mga walang ano? Well, may mga pamamaraan ko sila na pag-sakripisyo, pag-ilinis, na kumbento. Kayo kung minsan, no, kapag tayo ay inutusan ng ating mga magulang, kahit na tayo hirang-hirang na minsan utusan tayo ng magulang na magwalis ka. Magwalis ka kayo. At iaalay ninyo ang sarili ninyo na kanto. Iniaalay ko ito para sa mga malalaman ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Para may mga tao tunay na makarinig ng salita ng Diyos. Iniaalay ko yung pagpapawis nito para doon sa mga tao na mananong kay Jesus ay bahagi ng ako sa aking mahipakita. Halaga ko na ito kasi
yung kanyang image. Ngayon po nakalagay ko yung picture ni Saint Teresa of the Child Jesus with the caption, "What come is love? What come is love?" Pakiulit na inyo, "What come is love?" Isa ba nga? Paano naman kayo inaantok kayo? Isa ba? So, ang anong mahal ba? Ay pagmamahal. Yun ang pinakaw. So, ipinapakita ni Santa Teresita ng Panginoon si Jesus na sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, pagsunod niya sa kanyang Mother Superior, yung puntawang doon sa namumuno sa kumbento, Mother Superior sa mga babae, sa mga lalaki, ay Father Superior. So, kahit ang kapisa siya pinapahirapan, inihagay niya yun. So, yung kanyang mga sakripisyo, yung kanyang mga kapatangin, always para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Para sa mga kapatid ng pinakihirap, mabawasan ang kanilang hirap. So, bakit na kung saan ay huwag natin kalimutan? Mamaya, babalik kayo sa eskwela sa inyong pag-alak bahay. Mabuti na lang hindi na nakulat. O kaya na mamaya, may umahangon pa rin. Ingatay ninyo. Panginoon, iniingatay ko yung paglalakad ko dito. Sa mga sinasabi ko doon sa ginamit ni Evangelio noong
Miyerkules na sinabi niya kay Nathaniel, sinabi niya ay si Bartolome, sabi niya ay ikaw baga ay namangang sapagat nakita, nasabi ko sa iyo na ikaw ay nakita ko sa ilalim ng punong Diyos, sabi niya, mas lalo ba mamamangha kapag nakita mo ang mga anghel ng Diyos na umakyat pababa sa anak ng ako. So, kahit yung mismo sa Jesus, pinanggit niya yung mga anghel. Sinasabi ni Jesus na tayo ay may mga anghel na tagatalo. At hilingin namin na kung saan ang proteksyon namin sa mga anghel. At isa po, kung yung maalala, sa manituro sa ating mga panalangin, ay sabi ko yung isang iba'y pala kung baka lang yan. Ay, ginuro sa akin ang bata. Pero yung panalangin sa pangingin ng tulo na tayo ay isamahan ng Guardian Angels, hindi na ko yan pang bata. Pwede po namin kasalin yan kahit na tayo ay matanda. Yan ang sabi na ako natin na pagdudusin. Katulad ni San Andres, sinta ng bago sa Jesus, we must be like the little children. Huwag natin kalimutan, asking for God's protection through His angels. Alam niyo ba yung prayer to the Guardian Angels? Alam niyo ba yung prayer to the Guardian Angels? Hindi niyo lang, angel of God? O, angel of God. Sabi na ba? Angel of God? So, bahagi yung nangusahan ay ulit-ulit din natin. No? Yung hindi pa nakakaalam ay bahagi yun. It will be your morning prayer. Pero hindi ko rin, hindi ko sinasabi na hindi kayo pwede gumawa ko sa panlangin. No? Pero kung maaari po, dasalin natin yan every day. Every day, dasalin natin. No? Asking our sa pagkakasala. Angel of God, my guardian angel. Bahagi yun na kung saan ay magpagalabaw na kung saan ay tayo ay higit na kabayan ng ating mga guardian angels. So, kung mapapagyo yan, dapat kayo ay mapapagpunta kayo sa espiral. Kasalin nyo yan, mapapagyo na sa kampayo rin ng service para magsanda lang kayo sa pumuling ng aksidente. Bahagi ko na dasalin natin araw-araw yung pagingin natin ng proteksyon sa anumang uri ng kapahamakan na pwede natin makasalubong sa mundong ating pinakasitiro nga mga lang na ano yung pwede mangyari sa atin. At kung maliwala po, kung binibigay sa atin ng ating mga guardian angels, sabi nga po ni Father Francis Sikia, yung po exorcist of the diocese of Archdiocese of Manila, sabi niya, ay, ito yung panalo natin kasama-sama kasi ibang mga angel, ang kung sila sa langit. Pero ang Diyos ang nagtalaga sa atin na aking guardian angels na samahan tayo sa lupa at sino yun? Yung aking mismo guardian angels. Kaya bagay na kung saan ay tingnan natin. Hindi lang ako sa mga pagkakataon na sabihin natin ay isang physical na nakapagawa natin kung hindi higit sa lahat na ipagsasalamat tayo ay gayon tayo sa kapahamakan naman.
So, pagkakataon ng masamahan ay idalangin natin sa panahon ng kapal. Ganun tayo ka mga Diyos. Biro niyo. No? Binigyan tayo ng anong nagkatao. Mayroon tayong body heart. Huwag na ang kalimutan. Binigyan tayo ng Diyos ng body heart. E baka hindi namin pinapansin. Kaya everyday, let us remind ourselves that God so loved us that He gave us a guardian angel. And let us ask for help of His protection. Sitayin mo. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng mga pangyarihan. Pamamagitan ka ng mahal na Birheng Maria, Reina ng Banal na Rosario. Ama, magpalain mo kami sa pamamagitan ng panalangin ng Birheng Maria. Ulitin po natin. Ama, magpalain mo kami sa pamamagitan ng panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilayan na sumbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pamilyari ng ating panahon. Manalangin sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sundalo ng pandikma at pangwasak na way higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagkataguyod ng mga kayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, manalangin kaisa ni Maria, tayo na way magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng makainang pamalagay ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati na may makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway magdamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa usayo at sa mensahe ng kapayapaan natin ni Maria sa ating to. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Operator. Papa, la mort, tanda.
Sama namin sa mga salawat ni Giselle Nadita, Gio Pakutan, Thanksgiving Mass for the employment of my mother and good health of my lolo, Nina Stoyen-Well. Rafael Adrian de Leon, Aduka family, Marquez family, Marasigan family, Misina family, Marquez family, De Mantera and Pamela Fano. Please repeat after me. Ama namin lumikha. Tanggapin mo ang mga alay namin. Ngayong aming kinukulita. Ang mga banal ng anghel. Ipagalaw mo kami na sa pagkapagpili. Ginang walang mali ay maligtas sa kasalukuyang hinahanap at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng mga. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Taas ito sa inyong puso at iwa. Inaasahan ko sa Panginoon. Masalamat natin ang Panginoon natin, Diyos. Dapat pa siya ay masalamat. Ama namin, makapagyarihan ng ninyong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, nung muling namunan siya ay nakisaro sa kanyang mga ilagay, bilang malahat ng pagtugos na laging kasalukuyan mo ng wakas. Siya ang mahamang tubos ng kanan, siya ang alay ng lubos mo, pinalulugdan. Sa muling namunan kami nagsasalo, upang ganang kaming mamalapit sa iyo, sa pagkakaisa ng lahat ng tao, napawa ka na narin sa dakilang pag-ibig mo. Sa pag-asalo ngayon kami iyong hinihingap upang sa iyo na kami makatulad. Kaya kaisa ng mga ngayon, pisiawin ng papuloy sa iyo ng mga tumpay sa kalagatan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilan. Santo, Santo, Santo. Ama namin banal, ikaw ang mukha ng tanang
ng kaloob ng upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon na Jesucristo. Bago niya pinagtisa at pusang loob ng marimandok, ginawa ka niya ang tinapay, pinagsalamatan ka niya, pinaghati-hati ninyo niniabot sa kanyang mga dagal ang sinabi, tanggapinin niyo lahat ito at kami, ito ang aming katawan, hinihando para sa iyo. Hindi naman matapos sa mga inumaga niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis na niyang malagal at sinabi, tangkapinin ang lahat ito, tinuminin ko ang kalis ng aking dugo, ng bago at tulang ng gantipan. Ang aking dugo ay pupuhos para sa ito ang para sa lahat, sa kapagpapatawa at sa mga kasalanan. Gawin